Bukod po sa mga pangunahing problema po ng bansa, issue rin po para sa maraming Pilipino ang mabagal na internet connection, lalo na po ngayong halos lahat ng transaksyon at trabaho ay ginagawa na po natin online. Ngayong apat na po ang telco company sa bansa. Ano kaya ang magiging epekto nito sa ating mobile communication at sa internet speed? Upang higit na mapag-usapan po yan, makakapanayam natin si NTC Deputy Commissioner Edgardo Cabarrios. Rise and shine po, Deputy Commissioner. Diane Kerer po ito with Aljo Bendijo. Good morning, sir. Magandang umaga, Ma'am Diane, at magandang umaga po sa lahat. Yes, Diane? Opo, Dep. Commissioner, magandang umaga. Rise and shine. This is Aljo Bendijo po. Kasama si Diane Kerer. Opo. Yeah, magandang umaga, Sir Aljo. Opo. September 14, 2020, nang bigyan po ng PA, Provisional Authority or Extension, ng operasyon po ng Now Telecom bilang ikapat na mobile telco sa bansa. Ano po nakita ninyong daylan para bigyan po sila ng extension in terms of frequency? Kaya bang makipagsabayan ito sa tatlo pang incumbent telco sa Pilipinas? Una ho, gusto ko lang linawin po, no? Ang Now Telecom po is hindi po siya pang-apat. Marami po ang ating telco, no? Meron po tayong three major players with respect ko sa kanilang capitalization kasi masyadong malaki ang capitalization ng tatlo. Ito po yung Globe Group, PLDT Group at Dito. Marami pong mga players na mas mababa yung capitalization. Kasama po dyan ang Converge, Infiniband at marami pa pong iba. No? Now Telecom, isa rin po doon sa mga telco na relatively mas mababa ang capitalization kumpara ho sa tatlo. Yung pang-apat na claim, most probably po sa mobile kasi ang mobile operators po natin ay tatlo po yung major telco na sinasabi natin, yung Globe Group, PLDT Group at Dito. Yung iba pong mga mobile, medyo huminto na at ito pong Now Telecom, yung pang-apat, no? So, hindi po ibig sabihin na sila lang apat. Marami pong telco sa Pilipinas. Opo. Alright, thank you for the clarification. Alright, Deputy Commissioner, in terms of broadband and mobile internet speed ng Pilipinas, if we compare yung status ng Philippines, yung kakayahan ng Pilipinas, sa mobile and broadband internet speed po ng mga kalapit bansa, like for instance sa ASEAN, at maging na rin po sa buong mundo, kamusta po ba ang lagay ng Pilipinas, sir? Tumataas naman po yung speed. Yun nga lang, yung ating mga kalapit bansa ay mas mabilis po yung pagtaas ng kanilang average speed or internet speed. Ang Pilipinas po sa mobile ay pang-siyampu tayo sa sampu eh. Sa fixed is pang-pito, pang-walo sa sampu. So medyo marami pa pong dapat gawin para po umangat po yung ating ranking sa ASEAN at sa buong mundo. Naapektuhan po nito yung biglang pagtaas po ng demand nung nag-lockdown, no? Nung nag-quarantine. Bigla pong tumaas ang gamit, ang volume ng traffic. So medyo bumagal po siya at ngayon unti-unti na hong tumataas siya, no? Kasi naglalagay na ng mga infrastructure ang ating mga telco at ina-address na po yung pagpapabilis ng broadband speed. So unti-unti nang mataas at meron po ang direktiba ng ating mahal na pangulo para sa mga telcos na mag-improve ng kanilang serbisyo hanggang Disyembre. Ito po yung mayroong monitor ng NTC at makakaasa po tayo na bago mag-Disyembre up to December ay meron pong substantial improvement ang ating broadband at fixed at mobile broadband internet po.
Deputy Commissioner Cabarrios, ito bang provisional authority, extended PA, provisional authority ng Now Telecom? Specific ba ito to 3G or third generation mobile communications technology or ma-extend din ito sa tinatawag na 4G, 5G? Ang ating pong authorization na grant po ng commission sa lahat po ng mga telco ay generic po siya, mobile telecommunications services. So, kasi ang ating policy ho ay technology neutral, so pwede po nilang gamitin yung inaakali nilang cost-effective technology, mobile technology, para po ma-offer yung service at reasonable, affordable price. So ito po yung policy na ipinapatupad ng commission. Opo, kasi marami pong reklamo ang ibinibigay ng mga internet at mobile data consumers dahil sa hindi magandang serbisyo nga na kanilang natatanggap sa mga telco ngayon, incumbent telco. Gaya na mataas na singil ang kanilang konsumo sa mabagal na internet. May mga pag-uusap na po ba ang NTC at mga telecommunications company tungkol rito? Ang sabi ko kanina, minomonitor po yung kanilang performance at alam po nila yan, sinabihan sila na mag-improve ng kanilang servisyo, otherwise magkakaroon po ng sanctions sila kung hindi nila magawa yung pag-improve po ng servisyo na binibigyan nila sa ating mga kababayan. All right. Thank you very much for your time po ngayong umaga. Maraming salamat po, NTC Deputy Commissioner Edgardo Cabarrios. Marami pong salamat, sir, and keep safe po. Maraming salamat po.